lahat. Kami po ang inyong mga host. I am Ashley Villarba. At ako naman po si Purple De Guzman. And welcome to The Jesus, the Anointed One Church Online. Wow, grabe. Sunday na naman. Yes. So, parang na-excite na naman ako, Ate Purple, ngayong umaga. Yes. Siyempre, excited ang lahat. Tayong lahat, diba? Maaga tayong gumising at maaga tayong naligo. Yes naman. Nag-plancha ng damit, even ng buhok, diba? Talaga naman. Talagang super pretty yes. natin, Ate at Purple syempre, ngayon. At siyempre, ikaw naman ay very fresh talagang and very handang, young. Talagang handang-handa talaga tayo. Ay, grabe naman ang mga paribo natin yes. dyan. Wow! At bulaklak na lang ako. Yes! Nakakatuwa naman po. Yes. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Kami po ay very excited na makasama po kayo all throughout this online service. Yes, excited ang lahat. Kaya right? naman po, babati muna po tayo ngayong umaga sa JA1 yes. International Satellite Churches. Hello po, good morning, hello. Good day, good afternoon, good evening, at magandang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa Asia, North and South America, Australia, Europe, and Middle East. Hello yeah. po. Good morning. Good morning sa inyong lahat. And, yan. Yes ito naman. Na, Cash. Yes naman. Kaya naman po ay, dahil meron na po tayong online ngayon, i-share muna po natin ang ating Facebook page. At atin pong i-share po ang ating live. I-tag nyo na po ang inyong mga loved ones, ang inyong mga crush, yearn, yes. ang ating mga workmates, at ang ating mga yes. family members. You know naman po na kailangan po nating maka-feed ng yes. mga word of God. Yes. To uplift everyone and to encourage everyone. Don't forget to comment or pwede mo siyang itag sa comment section ng ating page na ito, ng ating online. And subscribe po natin ang ating mga pages, ang mga Facebook pages, ang ating pong, ito i-share din natin ito sa ating mga kapatid na nangangailangan. Siyempre, hindi lang tayo ang dapat mabless, dapat lahat ay mabe-bless. Amen? Yes, siyempre, talagang i-extend natin ng grace. Yes, yes. extend. Lalo na't sukdulang biyaya ngayon yes. ang ating team for this month, sukdulang Grace, praise God. Ayan, and speaking of, ay pwede po tayo magkaroon ng online giving. Yes. yes. Online giving po, pwede po tayo magbigay through GCash, BDO, and Metrobank. Makikita po natin yan sa screen yes. dito Here. Sa BDO, GCash, and Metrobank. Ayan, kaya i-share na natin ito at huwag tayong, ano ba yun, mag-atubuli? Mag-atubili? Yes, well, Tagalog na Tagalog. Nag-iisip ako ng mga Tagalog words. Yan. Like and follow our Facebook pages, like I've said earlier po. I-follow po natin yung Anointed Worship and ang, of course, ang Facebook, ano ba yan? Facebook page po ni Bishop Art Gonzalez and ang ating Jam Batangas and of course, ang ating New Breed. Yan. Don't forget to follow and subscribe yun. Like and follow our Facebook pages. Kung gusto mo talagang ikaw ay maka-encourage, ma-encourage, ay simulan na nating i-follow ito. Amen. Yes, yeah. makikita po natin din sa screen natin kung ano po yung mga ifa-follow natin yes. at i-share ng mga pages Anointed Worship, Bishop Art Gonzalez Official at yeah. yung dalawa pa po ano? Jam Batangas and New Breed. JA1 New Breed. And yeah. speaking of New Breed, mm-hmm. meron po tayong New Breed 1. Yeah. Ano pong tawag dyan? Yan ay Online Night Empowerment. Yan. Every Sunday po yan, 7:30 p.m. via Google Meet and coordinate lang po tayo kay Pastor Pau Tessico. Happy birthday. Belated happy birthday to Pastor Pau. Hello po, belated. Yan. And speaking of New Breed pa rin, yan. Don't forget po yung ating Thursday Encounter Night. Ito yung tinatawag natin na New Breed 10. Yan. Welcome po ang lahat to come every Thursday at 6:30 p.m. sa welcome room po dito sa church. And of course, coordinate pa din po natin ito kay Pastor Pau. Yan. Yan. Grabe, nakaka-excite naman po lahat ng mga talagang mga ministry natin, mga last, support groups. Actually, last week or itong nagdaan, ano ba yan, Thursday, we have actually celebrated the birthday of Pastor Pau. Ito ay Wednesday siya ginanap. Kaya yan, hello sa ating mga ka-New Breed. Yes. And lagi din, hindi lang naman tayo makakapag-share ng ating mga, anong tawag dito, ng ating mga tanim sa church. You can send your tanim din dito sa ating Facebook page. You can send stars. Nakapag-send ka na ba ng stars? Yes, no, parang magta-try pa lang ako ngayon. Yes. Yan, magtanim na tayo sa
sa ating gathering or ang ating service for today. And sa mga team online, you can send your tanim dito by sending stars sa ating Facebook page na online streaming ng ating service ngayon. Napaka-advance po talaga ni Lord, no? Napakadami niyang ina-upgrade, mga in-improve talaga. Lahat nag-upgrade. Talagang hindi tayo magpapahuli. Yes. Lagi tayong una. Amen. Nga po? Kaya naman po ngayon, dahil madami na po tayo nakikitang online ngayon, pumati muna po kaya tayo ngayon of course. Lahat ng nasa ng online ngayon. Kaya naman po, sabi ni Niva Gabok po, "Blessed Sunday everyone. Good morning from Rojas, Mindoro. God loves us." Amen. Wow. Hello. Good morning. At ito, nakita ko to, si shout out natin kay Sis Mary Ann Magalong. Sabi niya, "Glory to God. Good morning po sa ating lahat. God is good all the time." Amen. God is good all the time. Amen. Amen. Good morning, JA1 people watching from Qatar. Sabi po ni Joseph Muena, "Hello po. Good morning." Oh, hello Joseph. Kamusta kayo dyan? Yan, kasama ko yan kasi sa Qatar eh. Yan, papagpalang umaga sa ating lahat. At kay, paano ba ito i-pronounce? Gaya Kezia Serenilia, yan. "Blessed morning po, watching from San Juan, Batangas." Hello, magandang umaga po. Ayan, sabi ni Eric Marasigan, "Hello Eric, you're blessed Sunday to everyone from JA1 Pangasinan." Hello, wow, good morning. Ang dami naman talaga natin mga kapatid na nanonood. Not only in the Philippines, but also internationally, diba? Yes naman po. Yan, kaya ito, na batiin din natin ang ating kapatid na si Diana Ree Silva. Sabi niya, "Morning JA1, morning Pastor Arthur Bishop." Yan. "Morning, dalawang magandang pastora." Wow. "Watching from Japan." Yes. "Hallelujah. God bless church." Yan. "God bless. God. Hallelujah, God Jesus Christ." Yan, may declaration agad yes, sa atin. Yes naman, grabe. Yes and amen tayo dyan. Ayan, meron po akong nakita na nag-comment, "How to send stars daw po." Makikita po natin yung send stars po dito sa mismong live. Yung pong may between, wow, between. Ayan, between. Merong stars po dito, katabi yan po ng comment. Yun yan lang po ang pipindutin nyo to send stars. Ayan. May katabi din siyang puso. Yan, makikita mo po doon yung kulay yellow. Yan. Ayan. Hallelujah. Praise napakabuti God, praise naman God ng Lord. Ang dami pong nagko-comment. Ang talagang alive na ngayon. Hindi grabe naman, ano, yan. Mamaya po, i-greet pa din namin kayo. We will try our very best na mabalikan at mag-greet natin at ma-shoutout natin yung ating mga kapatid na nanonood online. Yan, magandang umaga po. Hindi lang magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang madaling araw sa inyo. Yes. Yan. Talaga naman. Kaya po, babati po ulit kami maya-maya. And announcement lang po ulit, meron naman po tayong ginaganap para sa mga kabataan. Hello mga kabataan! Hello! Jam Youth Service every Sunday, 2 p.m. at New Lobby. Yan! Grabe yung mga kabataan. Part ako dyan, yes, sa mga kabataan na yan. Yes, pwede po kayong mag-approach sa akin or yes, sa aming head na si Pastora Leslie Joy Pacho. Yan! Pwede yan po kayong umattend doon. Mamaya po, meron po tayong mga kabataan doon sa New Lobby, 2 p.m. Pero 1:30 pwede na kayo nandun. Magre-register yes, lang kayo. Yes, mag-ready na. Yes, at marami tayong mga friends. Marami kayong mga friends na mamimit doon at sabay-sabay tayong lalago sa ating personal relationship kay Lord. Yeah, ayan, napakaganda na even at the young age ay nag-i-start tayo na magpaka deeply rooted with the word of the Lord, ah, yes, diba? At saka God, sasama ako dyan kahit na dyan pa rin yung puso ko. Yan. At, maganda ang teaching natin. Speaking of, di ba? Yes naman. Napakaganda ng ating teaching ngayong araw na ito. Ang sabi, ang ating pag-aaralan talaga, ang ating hahalukhayin at ang ating bantamang term doon. Ang ituturo sa atin yes, ngayong araw na ito is growth by wow, Rev Gio. Wow. Ako'y sobrang na-excite talaga. Yeah. Ate Verpol doon.
Napakabuti ng Lord. Yes, talaga kasi, alam niyo po, ngayon kasi, hindi lang tayo dapat nagiging stagnant. Hindi talaga dapat tayo stagnant. Mm-mm. Dapat po talaga tayo, as time goes by, nag-a-upgrade talaga tayo. Yes. Kasi si Lord, hindi lang siya nagsistay lang sa isang bagay. Kasi nag-a-upgrade siya na nag-upgrade. Dapat sumasabay tayo dun sa flow niya. Yes. Amen. Oo, sabi nga, ito na daw yung new norm ngayon. Kung itong new norm, hindi papahuli ang new norm ng Lord, di ba? Lahat tayo ay mag-grow at sabay-sabay tayong mag-grow ngayong araw na ito sa i-share sa atin ni Rev Gio. Excited ang lahat. Excited ako. Excited ka, Ash. Alam ko na excited din ang lahat. Kaya i-prepare na ninyo ang inyong mga notes, ang inyong cellphone. Make sure na hindi ito lobat. Yes. Para may pang-notes ka sa cellphone. Kung nag-notes ka man sa cellphone or sa notebook mo, i-prepare mo na yan, kapatid, para talagang blessed na blessed at busog na busog tayo ngayong araw na ito. Ayan. Matanong ko lang, ngayon bang week na to, kamusta ka Ate Furple? Ano yung nag-grow sa iyo? Wow. Kasama si Lord. Ayan. Ang daming nag-grow sa akin. Sabi nga nung last time, my grace is all you need, wow, sabi ni Bishop. At talaga naman, nag-umapaw ang pagpapala at biyaya ng Panginoon. Talagang hindi ko man matestify dito sa ating ano, pero sa mga nakakakilala sa akin, yan, sa aking Facebook yan, nakikita nila ang kabutihan ng Lord na talagang nag-grow ako sa in terms of sa pagbi-business, yan. Wow, kaya talagang talaga napakabiyaya ng Lord. Ikaw naman, Ash, kamusta ka? Ayan. Naman? Ako naman po ay sobrang ramdam ko talaga yung biyaya ng Lord, yung talagang tinuturuan niya talaga ako mag-grow. Wow. Kasi lumalabas talaga ako sa comfort zone ko ngayon. Talagang there's something more, yes, na talagang magde-depend lang ako ay sa grace, yes, ni Lord, na grace na mag-extend para yung grace i-extend ko para, yes, mas umintindi, mas magmahal, mas magbigay, na parang talaga nagiging selfless, yeah, talaga. Ganun. Grabe, so kulang greater biyaya things, talaga. Yeah. Greater things is yet to come sa buhay, wow, mo. Amen. Amen. Yeah. Kaya naman po, announcement, Anointed One Bible College enrollment po is still ongoing. Wow. Ayan, makikita nyo po sa screen kung saan po kayo pwede mag-inquire. Yeah. Ayan, so pwede po kayo mag-inquire, mag-message sa Anointed One Bible College sa Facebook page, sa email. Ayan, makikita nyo po sa screen kung ano yung email. Ayan. Yan. And of course, as I have said earlier, i-prepare nyo yung mga notes nyo. I-prepare nyo na din at the same time yung ating mga communion elements sa ating mga kapatid. Sa ating team online, i-prepare natin ang ating mga bread and ang ating juice. Yan. Para sabay-sabay tayo na makiisa sa breaking of the bread. Ayan. Amen. Siyempre, higit ay ipe-prepare din natin ang ating puso. Yes. Ayan, ang puso natin na niyan. Yes, napakahalaga po talaga niyan kasi magpapaturo tayo sa Panginoon ngayong umaga na, amen, if there's something na kailangan ayusin sa puso natin, ayusin. Magpaturo talaga tayo. Talagang tatanggapin natin ng buong buo kung ano yung ini-impress ng Lord sa atin for the growth. Yeah, it's part of the process na, yes, para tayo ay lumago. Amen. At patuloy tayong bumati sa ating mga kapatid. Greater things is yet to come. Yes, sabi nga ni Richie and Zaide. And good morning po kay Tita Medi Plata. Good morning, JA1 people around the globe. Thank you. Hello po. Good morning. Good morning. Shout out po from JA1 Alangilan. Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Morning. At ito may nakita ako dito. Sabi ni SJV, blessed morning JA1. Hello Ashley V. Yan. From JA1 Pasig, God bless everyone. Ayan. Grabe. Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Sabi ni Rich and Zaide, excited sa gagawin ni Lord today. Amen. Wow. Kami po ay sobrang excited din talaga sa gagawin ng Lord ngayon. Yes. Kaya po tayo ay mag-abang-abang lang dahil maya-maya pa lamang po tayo ay mag-i-start na. Ayan. Yan, excited din. Sis Margie Veloso Permalino. Good morning po, Amazing Grace. Yan, Amazing Grace. Good morning po, Sister Margie. Ayan. Amen. Blessed Sunday po si Jess Aguilon. Wow, timbahay po ito. Hello. Good morning naman sa'yo, Tio. Hello, Jess. Wow. Yan, hello po. Kay, ito pa, bati po. Happy birthday.
ano, pabati po. Birthday ko po ngayon. Thank you. Happy birthday, Dennis, Huelgas, at Yensa. Happy birthday to you. Wow, yes. Kanta natin yan. Happy birthday to you. Happy birthday. May you have a long, long, and satisfied life. Ayan. Yeah. Grabe talaga. J.A. Juan San Pascual, growth in the grace and knowledge of God. Yes, nag-expect po talaga tayo yun pa kay Lord. Ano po? Yes. Amen. Yeah, dahil tayo ay nag-expect ng sobra-sobra sa Lord, may our hearts be expectant ngayong araw na ito. Expectant ang puso mo, di ba, Sis Ash? Siyempre, ikaw pa. Ako, si Lord pa ba? Ikaw yes. Din. Ikaw diba? Din po. Ano? Diba, lahat tayo ay punong-puno ngayong araw na ito. Kaya don't forget na i-share natin ang page na ito sa ating mga kapatid, sa ating mga loved ones. Sabi nga ni Sis Ash kanina, sa even sa ating mga crush, i-share na din natin para lahat tayo ay ma-bless at lahat tayo ay maabot ng ating Panginoon. At para lahat tayo ay sabay-sabay na makapag-grow. Amen? Ayan. Yeah. Blessed praise morning, everyone. JA1 family. Hello po. Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Kaya naman po tayo ay mag-unat, magkape, yes. Talagang tumayo, maligo kung kailangan maligo agad. Para makaligo na. Diwa. Ayan. Kahit maaga pa ay dapat tayo ay yes. Ready. Hindi lang tayo ready sa ating heart. Siyempre, i-ready natin ang heart. Pero importante din na i-ready natin ang ating physical. Yes. Di ba po? At dahil dyan, dapat sa mga kapatid natin na nanonood online, mag-dress ka na din. Dahil siyempre, imi-meet at i-date natin ng Lord ngayong umaga. Siyempre, dapat ano presentable tayo sa harapan ng Lord, di ba? Hindi lang yung mga kapatid natin na nandito sa simbahan ang naka-aura, pati kayo na din na nanonood online. Amen? Di ba? Nung una nga kami dun sa Qatar, di ba naka-online lang ang lahat ng time ng pandemic. Kapag mag-church online na, even yung mga nasa bahay, nagli-lipstick talaga yes. Kami. Nagre-ready din kami, nagde-dress din kami. Para nga naman, parang ma-feel mo din yung vibe ng Lord, even in the comfort of your zone. Grabe, yeah. Nakakatuwa naman po talaga na so for the pretty ang mga fursons, talagang ready ang heart ng mga fursons. Kaya yes. Naman ako ay excited talaga kasi alam kong may matinding i-reveal ang Lord ngayong umaga. Yes, matindi talaga. Na talagang lahat na mga tao kailangan yon. Naniniwala ako kailangan nating marinig yon kasi lahat tayo kailangan nating mag-grow. Yes, lahat talaga tayo ay kailangan mag-grow. Kaya patuloy nating i-prepare ang ating mga puso at i-share na natin ang ating mga itong church online sa ating mga kapamilya, sa ating mga group chat. At dahil dyan, tayo muna bumati saglit. Yan. Hello po kay, ito madami to, Chope. Joselito Senior, Moises Bonbon Vela Senior, Bessie Villaverde, Anbel, parang nagtatag na din siya at the same time. Yan. Anbel Dimla, Melita Chope, Datario, Edita Chope. Yan. Sabay-sabay tayo, kapatid, na manuod at makinig ng salita ng Lord ngayong umaga. Ayan, sabi po ni John Kevin, hello, good morning po, Pa-shout out naman po from JA1, Padre Garcia. Hello po, good morning. Hello po, good morning. Nakita ko din dito si Pastor Cesar De Castro. Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa inyo pong buong pamilya. Ayan, glory to God. Good morning po sa ating lahat. God is good all the time. Amen. Ayan, nakakatuwa naman po ang lahat. At talaga napaka-aktibo naman po talagang magpuso, mag-send ng stars, lahat yeah. Online na. Grabe, ano nga po? Yan, may nakita ko dito. Shoutout po sa aming magandang Pastora Sherry. Yan, hello po. Magandang umaga po, Pastora Sherry. Ipuso-puso-puso na natin ang ating, ano ba to? Itong ating online puso, star, like. Ano nga yung tawag sa puso? May nakahawak na puso.
na emoji. Basta ayan. Yun na yun. Puso-pusuan lang natin. Ayan, grabe. Nakaka-excite naman po. Ang dami nagla-like, ang dami nagka-heart, ang dami mga... Ah, Carrie Ak! Carrie Ak pala! Yan, ayan. Alam ko na Carrie palang ibig sabihin nun. Ayan, great day. Great day po, J1 family watching from office. Wow, grabe. Work na work. God bless you po. More strength po sa inyo. Ayan. Ayan. At pagpalain kayo diyan sa inyong opisina. Hindi lang ikaw, pati ang iyong mga boss at iyong mga workmates. Sabay-sabay tayo na mag-grow. Ayan. Ayan. Kaya naman po, huwag niyo pong kakalimutan na i-share po ang ating pong live at itag niyo po ang inyong mga friends, ang inyong mga loved ones to extend the word of God, to extend the grace to many people. Extend the grace. Sabi nga ni Bishop, my grace is all you need. Ayan, nakaka-excite naman po talaga. Alam nyo, talagang mabuti talaga si Lord, kaya wag po tayong aalis sa ating life dahil alam natin na may matinding gagawin talaga. Matindi talaga ang gagawin ng Lord. Kaya ngayon pa lang, alam mo yung puso mo, kinakabahan na yung puso ko kasi alam ko na tugtog, gumaganon yung puso ko, yung excited na talaga ako sa maririnig natin mamaya. Even sa pagbe-praise and worship, alam ko ready na din ang ating worship team. Yes naman. Napurihin ang ating Panginoon. Yes, ako po yung ready ng kumanta para kay Lord. Yes! Kulang na lang mic. Mag-worship tayo sabay-sabay at sabay-sabay nating purihin at pasalamatan ang ating Panginoon ngayong umaga. Kaya ready na ba ang lahat? Tayo ay tumayo, di ba? Tumayo na tayo at sabay-sabay na tayo magpuri sa Lord. Yes, at last 1 minute po, talagang stretch mo na, stretch. Tumayo ka na, magunat-unat ka na, at talagang tayo ay magsisimula na, nakakatuwa. Yes. Huwag po kayong aalis at mag-notes po kayo. Don't forget your Bible, notebook, and pen. Yes. Let's be excited po. Excited. Yan, dahil excited ng lahat, tayo po ay simula ng tumayo. At kami po ang host ninyo ngayong umaga. Ako po si Sister Purple na nagsasabing pagpapalain ka ng Lord ngayong umaga. At ako naman po si Ashley Villarba na nagsasabi na mas matindi pa ang matatanggap mo ngayong week na ito. Amen. At matindi ang sukdulang biyaya at growth na mangyayari sa ating Amen. Lahat. Praise the Lord. God bless you all po. God Thank bless you. Thank you so much. God bless you. Praise the Lord. Ayun, handang-handa na ang mga anak ng Diyos. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah, come on. Praise the Lord our God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Woo! Mabiyaya si Lord. Punong-puno siya ng biyaya sa umagang ito. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Isang napakagandang umaga at mabiyayang umaga po sa ating lahat. Batiin nga po natin ang ating pong katabit. Sabihin natin sa kanya, mabiyayang araw, kapatid. Nakangiti tayo. Kailangan nakangiti. Mabiyayang araw, kapatid. Amen. Hallelujah. Sobrang biyaya ng Diyos na tayo ay naging malakas ngayong araw na ito at magbibigay ng kapurihan sa isang Diyos na karapat dapat ibigin, karapat dapat paglingkuran. Amen? Let us all greet each other as we sing this song. Welcome to Jesus the Anointed One. Hallelujah! Welcome everyone! At yung mga nasa online, welcome to the family of Jesus. Naglilingkuran ay nagbibigay ng sapat at
at sobrang biyaya sa atin. Hallelujah! Higit pa sa ating mga inaasahan. Yan. Glory! Woo! Come on, let's clap our hands! Sa pagkasa,
lahat po ng nakaranas ng masaganang biyaya at kabutihan ng Panginoon, sumigaw ng hallelujah. Ang sabi ko po'y hindi bulong, ang sabi ko po'y sigaw ng hallelujah! Hallelujah! Kapag po narinig ng Panginoon ang ating pagsamba at pagpupuri ng buong puso, galing dito, hindi dito, galing dito sa kaibuturan ng ating puso, yun po ay mabilis na umaakyat sa langit. Ang bilis! Nire-reach niya yung kalangitan at trono ng Panginoon. At pag nangyari yon, blessings flow like a river. Blessings flow like a river. Hindi ibinibigay ng Diyos yon dahil ikaw ay mabuti, dahil ikaw ay mabait. Ibinibigay ng Diyos yun sapagkat siya ay mabuti. Walang pwedeng ikumpara sa iyong pag-ibig at sa iyong kabutihan, Panginoon. Walang hihigit sa iyong kadakilaan at walang hanggang biyaya na amin pong nararanasan sa bawat araw. Allow us to declare how good you are. Allow us to shout to all over the world, Lord God, that you are good, that you are so great, God. Noon, ngayon, at magpakailanman, Ama. Sa
iniwan, kailanman hindi mo kami pinigo sa aming mga buhay, Panginoon. You are so faithful, God. You deserve all the glory. Jesus, our Lord. Sa'yo ang karangalan.
Walang pwedeng pumantay sa iyong kadakilaan naman. Walang pwedeng pumantay sa iyong pag-ibig na wagas. Walang kapantay ang iyong biyaya sa aming buhay, Panginoon. Receive all the glory and all the praises, O God. In Jesus' name. Amen. Bigyan ng malakas na palakpak si Jesus. Come on, the best clap offering of praise to our Lord. Come on. Come on. Woo! He is worthy. He is worthy. He deserves all the glory. All the honor. All the praise. Hallelujah. Can we shout hallelujah? Hallelujah. Can we shout hallelujah? Hallelujah. Woo! Hallelujah. Woo! Glory to Jesus. Hallelujah. Truly, Lord, we are so thankful this morning. Panginoon, salamat dahil kami kinatagpo mo ngayong umagang ito. And we cannot thank you enough, O God, that you have made this time possible para sa amin na kami magkasama-samang magpuri sa iyo. Ngayong oras na ito, kung may nakikita ka pong hadlang sa aming puso, isipan, sa buo naming katauhan, para hindi ka namin maranasan o hindi namin matanggap ang iyong salita, Lord, pakalinisin mo kami. Patawarin mo kami, O Diyos. Let your blood cleanse our soul, spirit, and body today. And we ask, O God, for the mighty move of the Holy Spirit in our midst. Lord, kanina pa lamang sa umpisa, grabe na ang pagkilos ng iyong presensya. Kaya inaasahan namin, Panginoon, mula simula hanggang sa kaduluduluhan ng gawain ito, Lord, makapal na presensya mo lamang ang aming maranasan. And let there be a mighty manifestation of the Holy Spirit in our midst. Let there be healing, let there be deliverance, let there be provision, let there be answered prayers. At higit sa lahat, Panginoon, we are here not to be informed, but we are here to be transformed from glory to glory. We ask this all in Jesus' name, we pray. Everybody shout and say, Amen and Amen. Praise the Lord. You may be seated, please. Sa pong magandang umaga sa ating lahat, pwede ba sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, I am glad that you are here. Sa nasa likodan mo, sabihin mo sa kanya, mabiyayang umaga. Praise God. Sino dito, taas ang kamay na mga excited ngayong umagang ito. Praise the Lord. Iwagayway at ipalakpak sa ating Diyos. Hallelujah. I believe God will do something great today. Maging sa ating mga nasa live stream, magandang umaga po sa inyo, magandang gabi, magandang hapon, kung saan man kayong panig ng mundo. You are welcome to share this live stream para marami ding mga kapatid natin, mahal sa buhay, ang maabot ng salita ng Diyos. Amen, amen. This month is a month of amazing grace. Sabihin natin, amazing grace. And this month means grabing biyaya ang pinaranas ng Diyos mula pa umpisa at hanggang ngayon, 2022, September 18. Mabiyayang mabiyaya pa rin ang Diyos sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Sobrang excited po ako. Si Bishop Art po and si Revlin, they are in Winnipeg, Canada to celebrate the anniversary there at magkakaroon po sila ng concert doon. And they are asking for your prayers at lagi natin pong isasama sila sa ating mga panalangin. Praise God. Today, ang ating pag-uusapan, pinamagatan po natin growth. Sabihin po natin growth. Sa Tagalog, paglago. In 2 Peter chapter 3, verse 18, the Bible says, "Rather, you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ." Sabihin nga po natin, grace. Knowledge. All glory to Him both now and forever. Amen. The Lord will be the one to bless His word. Lahat po ng may buhay, taas ang kamay ng may buhay ngayon. Siguraduhin mong hindi ka robot, okay? Lahat ng may buhay dapat nag-grow. Kaya ang expectation sa atin ng Diyos, nang ikaw ay ma-born again, ang expectation ng Lord, hindi ka lang manatiling born again, kundi meron ka pang growth.
Ibig sabihin, ang tanong, what's next after your salvation? Sino ditong mga ligtas na? Ang tanong, anong sunod after your salvation? Sabihin mo sa katabi mo, you are saved to grow. Niligtas ka ng Diyos, hindi lang para maligtas. Kasi kung yun lang ang purpose ni Lord, sana kung naborn again ka, kinuha ka na niya. Pero the fact na buhay ka pa ngayon, humihingat may lakas, ibig sabihin, inaasahan ng Diyos that you will grow. Ngayon po, may tatlong stages po ng ating spiritual growth. Unang stage is baby. Sabihin natin, baby. Alam po natin na kapag tayo na born again, nagsimula tayo bilang baby. No? Hindi yan katabi mo, hindi yan baby mo, ha? Ang baby, alam natin, kailangan ito ng aruga. Needs to be taken care of. Kailangan mo itong pakainin, hindi ng solid, kundi kailangan padedehin mo ng milk. Ibig sabihin, nung ikay na born again, nakatanggap ka ng bagong buhay mula sa Diyos, ikaw ay kailangan kumain ng mga spiritual food, and that is the Word of God, that is milk. At inaasahan din ng Diyos na tayo lalago at mag-grow unti-unti. Ang mga panimulang Kristiyano, ang mga bagong born again, they are called baby Christians. Kailangan alagain pa yan. Hindi mo pwedeng basta-basta i-rebuke o pakakainin ng karne sapagkat sila'y mabubulunan na maaring kanilang ikamatay. Kinakailangan sila'y papalitan mo pa ng diaper, lilinisan, no? Kapag sila'y umiiyak, nakakatuwa. Nag-i-enjoy tayo. Kapag ang mga baby Christians nagre-reklamo, minsan sabi ni Lord, okay lang. Hindi pa yan masyadong nakakakain ng aking salita. Kailangan pa talaga niya ng alaga. No? Kaya i-assess mo ang sarili mo ngayon. Ako ba'y alagain pa din? Tanayin mo sa katabi mo, alagain ka pag-a. Parang may hugot yung iba. Kapag alagain ka pa, baby ka pa. Okay? At ang ating pong spiritual growth doesn't depend on your age. Your physical growth depends on your age. But your spiritual growth depends on stages. Merong 50 years old na, 60 years old na, 1,000 years old na, baby pa rin. Hindi lumalago. Okay? Pangalawang stage, you become a young man. Yan, may growth na. Ibig sabihin, kung kanina hindi mo kayang alagaan ang sarili mo, ngayon kaya mo na. Nagtututbrush ka na ng iyo. No? Kumakain ka na ng sayo. Naliligo ka na ng sayo. Lahat nagagawa mo na ng ikaw lang. You can take care of yourself. Hindi ka na kailangan mong supakan. Ikaw na, kayang-kaya mo nang kumain ng sayo. Lahat ng pagkain, kaya mong kainin. Puro ka na ano, samgyupsal araw-araw. Walang problema. You are aware of yourself. Minsan dito nai-stuck ang maraming Kristiyano. Karamihan ng Kristiyano tumitigil dito. Kapag kaya na nilang i-nurture ang kanilang sarili sa Diyos, kaya na nilang mag-upgrade ng kanilang spiritual life, mag-i-stay na sila doon. Okay na ako, I can pray. No, I can do my devotion. I can worship God. I know the basic foundation of Christianity. Minsan may problema nga lang sa application. Pagka young man, ang dami niyang alam, knowledgeable, kuha lahat. Pero minsan may problema sa application. Head knowledge lang lahat. Tanong mo lahat ng verse, alam niya. Pero pag tanungin mo kung ina-apply niya, medyo. Yan po ang young man. Pangatlo, ito na yung pinakamataas na level. When you become a father. No? We are talking about masculinity here, yung masculine side, because ito po yung kapag ka sa Jewish, how do you call this? Jewish principle, lagi pong lalaki ang kanilang pinatutungkulan. But this is about everyone, lalaki ka, babae. So you become a father, ibig sabihin, hindi na lang ikaw concerned sa iyong sarili, mas concerned ka sa iba. Ikaw na ang nagpapakain, ikaw na ang nag-aalaga, at ikaw na ang nagpo-provide ng pangangailangan ng iyong mga anak. Being a father,
Hindi mo kinakailangan maging super lalim. Hindi porket ikaw ay napakalalim na dami mo nang ginagawa sa Panginoon, father ka na. There's only one thing that can make you a father. Ano yon? Dapat may anak ka. Ibig sabihin, God is going to bring to you people whom you are going to take care of. Ikaw ang mag-aalaga. Sino dito ang nag-aalaga na ng baboy? No, ibig sabihin, mag-aalaga ka na ng kapwa mo, Kristiyano. Nag-aalaga ka ng baby, nag-aalaga ka rin ng young man. At kapag naabot mo na yung sitwasyon na yon, then we can say, you have already grown enough. Sabihin natin, I am a grown child of God. Nagpapakain ka na rin sa iba, no? Kaya po lahat tayo ang gusto ng Diyos, hindi tayo manatiling baby. Hindi tayo manatiling young man. Gusto ng Diyos, dumating tayo sa point that we become a father to many people. Tell to the brother or sister next to you, you will become a father. Or you will become a mother. Praise the Lord. Ngayon pag-aralan natin, what are the signs na ikaw ay nag-grow? Four signs that you are growing spiritually. Number one, you are deeply rooted in the Word of God or in God's Word. Tandaan po natin, mga kapatid, that growth and comfort, they do not mix. Hindi pwedeng pagsamahin ang growth and comfort sa iisang sitwasyon. Kung gusto mong mag-grow, there will always be discomfort. Kung gusto mo ng comfort, then there is no more room to grow. Alam natin, ang butterfly, bago maging butterfly, kailangan niya muna mag-struggle sa cocoon. At alam natin, ang isang puno, bago siya lumaki at yumabong, kailangan niya muna mag-ugat ng napakalalim sa ilalim ng lupa. Growth and comfort don't mix. Sino dito nakakaranas ngayon ng uncomfortable? Siya'y merong uncomfortability, uneasy. Ibig sabihin, baka ikaw ay pinag-grow na ng Diyos. Maaring growth is you are dumadanas ka ngayon ng paglago. Sabi mo sa katabi mo, lalago ka. If you want to grow, be prepared for discomfort. Wala po akong nakita na nagtagumpay na hindi nagsakripisyo. Lahat na nagtagumpay, nagsakripisyo. Walang instant. Marami po sa inyo na naririto ngayon, pumunta sa lugar na ito, may discomfort. Tama? Kanina pa lamang umaga, pagkagising mo, kaagang-aga mong gumising. Tapos yung mga kasama mo, tulugan pang lahat. Ano ba? 7:45 na. Mabilis na po, patapos na. Nagbubuhos pa lang po yun ng... Ikaw naman ang aga mong gumising, di ba inis na inis ka papunta rito? Nung ikaw ay nagdadrive na, nakasakay ka na sa sasakyan, nakaandar na kayo ng ilang metro, biglang sasabihin sa'yo ng asawa mo, ay, naiwan ko yung aking wallet. So babalik ka ngayon. Pag uwi mo, nakuha na ang bag. Lahat na. Bigla ngayon hindi umandar sa sasakyan. Nagbiyahe kayo ngayon, naka-jeep kayo lahat. Dumating kayo dito, Holy Communion na. Excited na excited ka nung umaga. Hanggang sa may discomfort po. Ang iba sa inyo, ibang klaseng discomfort ang meron kayo. Ang dami niyong alalahanin, ang dami niyong bayarin. Tumatawag na si Judith. Judith na. Maraming, may mga mahal ka sa buhay na nagkasakit. And everything, there are many kinds of discomfort in our life. Pero congratulations. Kasi in spite of your discomfort, pumunta ka pa rin dito. In spite of many unanswered prayers, still you choose to believe to God. Believe in God. To have faith in God. Mapalad ka, sabi mo sa katabi mo, congratulations. Ibig sabihin, in spite of your discomfort na naririto ka, it means you are growing. Tiyan mo yung katabi mo, nag-grow yan. God does not want us to get out, but to go through our valleys. Di ba sabi ng Psalms 23?
Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Alam niyo po, hindi gusto ng Diyos na tayo alisin sa problema. Ang gusto ng Diyos, gusto niya dumaan tayo sa valleys ng ating buhay. At ang sabi niya doon, even though you go or you walk through, dinaanan mo ang valley na iyon, you will fear no evil because God is with you. Merong iba-iba tayong valley sa ating buhay. Merong mahabang valley, merong maikli lang na valley, merong dekada na, hindi pa rin nasosolve, merong instant in 1 week, dumating ang answered prayer. Iba-iba po tayo ng dinadaan ng valley. Pero ito ang pangako ng Diyos. Whenever there is a beautiful promise, there is a painful process. Kapag may beautiful promise ang Diyos, asahan mo, merong dadaanan kang painful process. Psalm chapter 1, verse 1 to 3. Oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked. That's a painful process. Yung pa lamang, painful process na yun. Bakit? Eh, ang dami mong makukuhang advice ngayon na parang ang ganda. Parang tunog Biblia din, pero totoo hindi. No? Advice of the wicked, who do not follow in the advice of the wicked, that is a painful process. Sometimes because of your emotion, gusto mo nang sundin, kuhanin ang kanilang mga advice. Sobrang desperado ka na. Pero still, sabi mo, hindi ko susundin yun. Hindi biblical yun. Hindi yun ang sabi ng Panginoon. Or stand around with sinners. Or join in with the mockers. That is also a painful process. But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. Sa halip daw na gawin nila yon, ang ginawa nila ay process uli. They delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. You always do your devotion. Lagi kang lumalapit sa Diyos, umaga at gabi. Hinihingi mo ang kanyang pagtulong, pagkilos. That is a painful process. Hindi madali. Sabihin natin, pagod na ako pag-uwi. Sa umaga, malilate ako sa trabaho. There will always be sacrifice. Kung gusto mo na magtagumpay ka, mag-grow ka spiritually, you have to sacrifice the most prioritized things in life. Kasi sa totoo lang, ang dapat mo namang priority si Lord. Tama? Hindi mo pwedeng i-priority anything aside from God. Because that will be idolatry. Kaya ano ang pangako? Ang hirap mag-devotion, pero kahit na nahihirapan ako, gigising ako, at ako'y makikipagdiig sa Diyos. At sa gabi, kahit ako'y pagod na, hindi maaaring hindi kami mag-uusap ni Lord. Pero ang pangako ng Diyos in verse 3, they are like trees planted along the riverbank. Sila'y parang mga punong nakatanim. Alam na alam po natin, tayo po'y itinanim ng Diyos, hindi tayo nakalibing. Tama? Tayo'y nakatanim, hindi nakalibing. Along the riverbank, pag sinabi nating riverbank, alam niyo po ba, pag sinabing riverbank, ibig sabihin, ikaw na lumalalim sa salita ng Diyos at nagsasaliksik ng kanyang salita, para kang isang punong nakatanim, malapit sa daluyan ng ilog. Ibig sabihin, kapatid, ni hindi mo kailangan ng ulan. Hindi mo kailangan ng ulan. Bakit? Kasi ikaw mismo nakakonekta ka na sa source. Yung source na yon wala nang ubos. At dahil nakakonekta ka doon, lahat ng minerals ay nakukuha mo, sigurado mag-grow ka. Ibig sabihin, kapatid, ikaw ay nakatanim malapit sa riverbank, pero kapag ikaw ay walang root sa salita ng Diyos, hindi ko alam kung saan ka nakatanim, baka sa disyerto. Nakakakita po ako ng mga nakatanim sa disyerto. Malit lang. They cannot even provide shade. Hello? Pangalawa, ang sabi doon, isa pang pangako. Balik mo sa ating ano. You bear fruit each season. Hallelujah. Ikaw daw ay namumunga in every season. Di ba ang ibang mga brutas, may kanya-kanyang season lamang? Pag mangga, ganitong panahon lang. Pag
Centuries, ganitong panahon lang. Pero ang lahat ng deeply rooted in the Word of God, they are bearing fruit in every season. Ano season mo ngayon? Nasa season ka ng paghihirap? Nasa season ka ng pumoproblema? Nasa season ka ng paggalala? Pero ang pangako ng Diyos, kung nakatanim ka malapit sa akin, you will bear fruit. Namumunga ka pa rin. Hello? Parang ayaw nyo. Sabi mo sa katabi mo, namumunga ka. Dalawa lang naman ang pagpipilian mo. Either mamunga ka or magbunga nga ka lang. Kung hindi ka namumunga, ay namumunga nga ka lang. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Lahat ng season, namumunga. Their leaves never wither. Kaya tinan mo yung katabi mo, hindi bumabata, hindi tumatanda. Natandaan nyo ba nung nag-reunion kayo nung inyong mga kaklase nung 1920? Mapapansin ninyo, laging pag kayo nagkita-kita, sasabihin sa iyo, ano sikreto mo? Bakit ikaw ay hindi tumatanda? Yung itsura mo nung 1920, yun pa rin ang itsura mo after 100 years. Sino nakarinig na nun? No, yung mga nagre-reunion dito talagang. Pero pag nakita mo yung inyong mga kaklase, laging ang kwento mo sa iyong pamilya, nakita ko yung aking kaklase ngayon. Eh, kala ko'y lolo ko eh. Yung pala yung kaklase ko. Iba talaga kapag nakakonekta sa Diyos. Inaalagaan pati ang iyong kalusugan. Amen? Their leaves will never wither at ang pinakamaganda sa lahat, they prosper in all they do. Tumanim ka na sa tabi ng riverbank kasi ang sabi ng Diyos, prosperous ka sa lahat ng gagawin mo. Like Joseph, lahat daw ng ginagawa niya, successful. Whether siya ay nasa kulungan, whether siya ay nasa kingdom, whether siya ay nasa ilalim ng balon, lahat daw ng gagawin niya ay tagumpay. Kaya sabi ng Diyos, kahit ikay nasa problema, kahit ikay nasa pagsubok, kahit ikay may sakit karamdaman, kahit ikay nasa kahirapan, pero lahat ng gagawin mo ay may tagumpay. Dahil nakakonekta ka sa puno. Whew, hallelujah. Lahat ng may connection sa puno ngayon, itaas ang kamay. Lahat na nakakonekta doon sa riverbank, itaas ang kamay. Lord, I am declaring right now na sa kanilang mga buhay, they are planted along the riverbank at marireceive nila ang nutrients. Every time they pray, they will receive the nutrients from God. Every time they will speak, may mangyayari. Every time they preach, there will be salvation. At Lord, I am declaring they will bear fruit in any season. Mamumunga sila. Ibig sabihin, Panginoon, lahat ng kanilang itinanim, aanihin na nila. And Lord, also I am declaring, hindi sila malalanta. Walang sino man, magamat kami madapa, bagamat kami bumagsak, pero kami babangon, hindi kami titigil. Our leaves will never wither. And I am declaring, Panginoon, lahat ng aming gagawin, mayroong tagumpay. I am declaring this sa lahat and even sa mga nasa live stream. I declare this in the name of Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Ang sarap ng rooted sa salita ng Panginoon. Number two, mga kapatid, you mature in your decision making. Sa lahat po ng desisyon, sa lahat ng sitwasyon, lagi pong may pagdidesisyon. Ang dami pong tao, sinisisi nila ang sitwasyon dahil sa sitwasyong ito, kaya ako'y naninit, kaya ako'y naging broken. Dahil sa sitwasyong ito, kaya ako naging ganito. Most of the time, our decision is affected by our situation. Ang daming pagkakataon na ang ating pong desisyon ay apektado dahil ng ating sitwasyon. Pero pwede ba, JA1 people, mag-mature tayo sa ating pagdidesisyon? Minsan, kaya lamang tayo na nakakaranas ng maraming failure, kaya tayo nakakaranas ng maraming defeats. Hindi yan dahil ni Lord, kundi nasa atin, yung pagdidesisyon natin. Hindi pwede na ikaw ay 1-year Christian, ganun ka pa rin mag-decide kapag ikay 5 or 10 years na Christian na.
Hello? You mature in your decision making. Gawin natin, mga kapatid, na in spite o instead na ikaw ay impluensyahan ng iyong sitwasyon, why not let your decision influence your situation? Ulitin ko, sa halip ng sitwasyon mo ang nang-iimpluensya ng iyong desisyon, baligtarin mo, hayaan mo ang desisyon mo ang mag-impluensya sa iyong sitwasyon. Hayaan mo na kahit hindi mo nakikita ang kagandahan, still magde-decide ka, you will trust and follow God. I will still trust you, Lord. I will still love you, Lord. Because kung wala ka, wala rin ang buhay kong ito. Let us be matured in our decision making. In Matthew chapter 16, verse 19, sabi dito, "And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven. And whatever you permit on earth will be permitted in heaven." Ito po ibinigay ng Diyos kay Pedro. Pero I believe, lahat ng mga naririto parang si Pedro. Lahat tayo tinawag ng Diyos. Lahat tayo pinili ng Diyos. At kung pinili ka ng Diyos, binibigay niya sa iyo ngayon ang susi ng kalangitan. Pag nasa iyo ang susi, ibig sabihin, kahit siya'y nakalak, kaya mong buksan. Opportunities will open. Many things will be open for you because you have the keys to the kingdom. At sabi doon, anuman ang ipagbawal mo sa lupa, pagbabawal sa langit. At anuman ang i-allow mo na mangyari sa lupa, mangyayari din sa langit. Woo! Alam niyo kung buhay sa atin itong salitang ito, grabe. Grabe yung power and authority na meron ka. Kaya huwag kang maging mahina sa decision making mo. Gawin mo itong, Lord, I trust in you in this. Lord, iningi ko sa iyo ito, pinag-pray ko sa iyo ito, may tugon ka, susunod ako. Kami po, nung umuwi dito sa Pilipinas, napakahirap na challenge para sa akin because I have all the comfort there in UAE. Nasa amin lahat. Ministry, lahat ng aspeto. Pero nung sinabi ng Diyos, umuwi ka na. Sabi ko, Satan, get out. Kala ko si Satanas. 1 year kami nag-battle ng Diyos. Hanggang sa kinonfirm niya sa akin, you have stayed in this mountain long enough. It is time for you to go back to your home. And I will do greater things doon kaysa dito. Hindi pwedeng pag nag-decision ka, ah, okay na to. Ah, payo ito sa akin ng mga kilala kong matatalino. Sabi nila, gawin ko to, gagawin ko to. No, you have your own mind. You have your own connection with God. Bago ka humingi ng payo sa pastor mo, sa leader mo, tanungin mo muna yung connection mo. You have the keys. Wala sa kanila ang susi, nasa iyo din. Kaya pag humingi ka sa Diyos, kapag nanalangin ka sa Diyos, sigurado sasagot yun. But lagi nating tatandaan, you should be connected. Pag walang connection, yun ang problema, pero lahat na naririto, connected kay Lord. Amen? Alam nyo, ang hirap iwanan, pero nung sinabi ng Diyos, go! Kami pong mag-asaway nag-impake, at kami po'y umalis, umiiyak. Dahil iniwan namin ang comfort doon, pero kami rest assured, hindi kami pababayaan ng Diyos. Kaya lahat ng susunod at nagtitiwala sa Diyos, never niyang pababayaan. Kasi pangako niya, lahat ng nagtitiwala sa akin, sabi ni Lord, hindi mabibigo. Kaya kung may tiwala ka sa Diyos, walang kabiguan. Pag nag-pray ka, huwag mong hihingin, ito po yung gusto ko, Lord, ito yung mangyari, Lord. Lord, gusto ko makapunta ng Japan, gusto ko makapunta ng Thailand. Lord, tataniman ko yung pagpunta ko ng Japan, pagpunta. That is okay. Pero alam mo ba, pag nag-pray ka, sabihin mo, Lord, anong kalooban mong bansa? Lord, anong kalooban mong trabaho? Lord, sino ang kalooban mong partner sa akin? Kailangan involved lagi si Lord. Tapos pagka nagkamali ka ng desisyon, hindi mo in-involve si Lord, sisisihin natin ng Diyos. Pinag-pray ko yung matindi. Naglilingkod naman akong matindi. Bakit hindi ko na-receive? Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-grow ka naman. Woohoo! May tatlong level po ang decision maker.
Una, indecisive. Hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. Kukonsulta siya kaliwa kanan, una harap likod sa kung saan para lamang sa isang desisyon. Ito 'yung nangyari sa mga propeta. Ito 'yung nangyari sa mga Israelita. Nung panahon ni Baal at ni Elijah, kung saan sinusubok ni Elijah ang mga propeta ni Baal. Alam niyo ba ang tanong ni Elijah sa mga tao? Hanggang kailan kayo magiging ganyan? Hanggang kailan kayo hindi magdidesisyon? Na kayo ilagi nang nasa gitna, nagbabalanse kung alin? Kung ang Panginoon mong Diyos ay Diyos, sundin mo siya. Pero kung si Baal ang Diyos, sundin niyo din si Baal. Pero ang mahalaga, magdesisyon ka. Alam niyo ang ginawa ng mga Israelita? They were indecisive. Lahat sila tahimik. Parang kayo ngayon. Ayaw ng Diyos na wala kang didesisyonan. Lalo na kung nasa Biblia na. Hihingi ka pa ng nandun na nakasulat na, may confirmation ka na, hindi ka pa rin mag-decide. Ayaw ng Diyos ng indecisive. Next level, naging decisive ka pero nag-end up ka sa maling resulta. Sino, marami pong Kristiyano na i-stuck dito. Nag-desisyon, pero ang resulta hindi ayon sa kanilang gusto. Meron pong isang tao, pangalan niya ay Samson. Si Samson po, napakalakas, pero kulang po siya sa kanyang wisdom. Kaya po nung siya'y nalinlang ni Delilah, siya'y agad na nag-desisyon, yes, ituturo ko sa iyo ang sikreto ng aking lakas, at yun ay ang aking buhok. No? Tinan mo nga yung katabi mo kung may buhok pa. Pag wala ng buhok yan, taniman mo. Alam nyo, nag-desisyon siya pero mali. Bakit? Nagpadala siya sa emosyon. In love kay Delilah. Ang tao pala, at even Kristiyano, na nagdidesisyon, gamit ang kanyang emosyon, huli, sa huli, malimit, mali. Sino dito ang nakapanigaw na? Sabihin niya, sa huli, bakit ko ba nagawa yon? Nadala lang ako ng aking emosyon. Sayang. Pangatlo, at ito yung gusto ng Diyos sa atin, decisive and end up with desirable results. Minsan mga kapatid, nag-desisyon ka, pero alam mo, yun ang desisyon at ruta ng Diyos sa'yo. Pero ang nangyayari parang pangit, parang hindi ito nakaayon sa gusto ko. Tingnan mo ang buhay ni Joseph. Sabihin natin Joseph. Si Joseph, hindi siya nag-compromise sa lahat ng stage ng kanyang buhay. Nung siya ay binenta ng kanyang mga kapatid, hindi siya nag-compromise. Hindi siya nagalit, hindi siya nanumpa, hindi siya nag-curse sa kanyang mga persecutor. Kapag pala may namemersecute sa'yo, huwag mo silang i-curse dahil ang kalaban nila ay ang Diyos. Kaya ang ginawa niya kahit siya'y makarating sa bahay ni Potipar, kahit siya'y makarating sa Kingdom of Egypt, hindi pa rin niya nagawang i-give up ang kanyang core values and principles sa Diyos. Si Joseph ang example na nagdidesisyon. Pero bagamat hindi maganda ang nangyayari, alam niya siya connected sa Diyos sa kahuli-hulihan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi pa tapos ang boxing. Huwag kang titigil sa pananampalataya mo. Huwag kang titigil sa pag-asa mo. Kasi hindi pa ending. Kumbaga sa ano'y buhay pa si Fernando po. Buhay pa ba? Hanggat buhay pa, hanggat humihinga pa, hindi pa ending yan. Kung akala mo, wala ka ng tutunguhan, likod, kaliwa, kanan, sabihin ko sa iyo, yung nasa taas nakatingin sa iyo at siya'y merong ginagawa behind the scene. God is working even though we don't see, even though we don't feel. May ginagawa ang Diyos. Kaya kapag nanatili kang matibay, ibig sabihin, may ginagawang growth sa iyo ang Diyos. Lumalakas ang pananampalataya mo, lumalakas ang pag-asa mo, that whenever the storms come, hindi ka madaling mabubuwal. Alam nyo, sa UK, bumagyo, isang gabi lang,
750,000 na puno ang natumba noong 1990. At nung kanilang tingnan ang mga punong ito, ang bababaw ng kanilang ugat. Ang lalaki, mayabong, mataas, pero yung ugat nila halos hindi bagay sa laki ng puno. Kapatid, ang pag-igihin mong yumabong sa iyo ay ang iyong ugat. Yung iyong panglabas, madali na iyan. Hello? Mas marami sa atin, mas ginugusto natin pagandahin ang ating panglabas. Ayusin ang ating postura sa harap ng marami habang alam natin na bubulok ang loob. Bakit hindi natin gawin ngayon? Unahin nating palalimin ang ating mga buhay sa salita ng Diyos. At hayaan mong ang salita ng Diyos ang magbago sa iyo. At habang binabago ka nito, naaayos din ang buhay mo. Sumasagana ang buhay mo. Pinagpapala ang buhay mo. Bakit? Kasi connected ka at malalim ka. At kahit dumating ang maraming bagyo, woo! Hindi ka mabubuwal. Ang mga taga JA1, datingan man ang bagyo, lalong tumitibay. Ang sabi nila, kapag ang puno dinadatingan ng bagyo at malalim ang kanyang ugat, lalong lumalalim ang ugat, lalong tumitibay. At I declare, lahat ng mga taga JA1 people ngayon, lumalalim na lumalalim ang kanilang ugat sa iyo, Panginoon, at sa iyong mga salita. Kaya bagamat sila'y dumadanas sa bagyo, hindi sila mabubuwal. In Jesus' name. Palakpakan natin si Lord. Woohoo! Ang goal natin, maging letter C tayo. The gap between you and your destiny is your decision. The gap between your destiny and your decision and your the gap between you and your destiny is your decision. Kung ano nakakalugod sa Diyos, yun ang gawin mo. Ganun lang kasimple. Pastor, hindi ko po alam kung ito ba'y gagawin ko o hindi. Ang tanong lang ay ganito. Hindi mo na kailangan gawing komplikado ang bagay na yun. Pag ang bagay na yan at sitwasyon na yan, kaya mong gawin sa harap ni Jesus, proud ka na ipakita kay Jesus ang bagay na yan, go for it. Pero kapag nahihiya kang iharap yan sa kahit sino, huwag mong itutuloy. Hello? Sabihin muli natin, I am a grown-up decision maker. Pangatlo, you bear abundant fruit. Woo! John chapter 15 verse 8, sabi dito, when your lives bear abundant fruit, you demonstrate that you are my mature disciples who glorify my Father. Pinag-uusapan natin dito, we are growing in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. And there is no other way to grow in the knowledge and grace of Jesus Christ than to see us bearing fruit. Hindi lang fruit, abundant fruit. Sabihin natin, abundant fruit. Ang bunga ng banal na Espiritu kailangan malago sa buhay natin. May mga tao, di ba, minsan sabi nyo, I have the Holy Spirit. Sasabihin nyo gano'n. Tapos sasabihin nyo, I have love, joy, peace, patience, hanggang sa huli. Tapos sasabihin nyo, Lord, gusto ko, mamunga ako ng mga bunga mo. Ngayon, ang gagawin ni Lord, sige, mamumunga ka ngayon. Magdadala ako ng mga tao sa buhay mo para makita ang bunga ng banal na Espiritu sa iyo. Sino yun? Sila yung mga taong nakakagalit. Sila yung mga taong nakaka-depress para subukin ang iyong joy. Nakakagalit para subukin ang iyong love. Nakakagulo ng isip para subukin ang iyong peace. At nakakaubos ng pasensya para subukin ang iyong patience. Sino ditong napaliligiran ng mga ganun tao? Sino gustong mapaligiran siya ng mga ganun tao? Wala ho, wala. Alam nyo, kung gusto nyo talagang mag-mature sa Lord, dapat may liligid sa inyong mga ganun tao. Kaya mo yung katabi mo. Diyan ka palang mag-umpisa. Oh. Hindi po, masaya po akong katabi ko siya. Alam nyo, kaya nga may Saul sa buhay ni David. Diba, ang sikat na kalaban ni David, pag tinanong sino ang sikat na kalaban ni David? Si Goliath. Eh si Goliath naman, one time lang, patay na eh. Pero ang totoong naging tinik sa buhay ni David ay si Saul. Si Saul talaga ang nagpalabas ng fruit
ni David. Minsan kung sino pa yung leader mo, sila pa yung mang-aaway sa'yo. Minsan kung sino pa yung mga taong tinitingala mo, sila pa yung magiging source ng disappointment mo, ng anger mo. Hindi kasi matanggap ni Saul. Ganito lang yun eh. Kapag may mga taong namamersecute sa'yo ng walang dahilan, kung ano-ano sinasabi against you ng walang dahilan, insecure lang sila. Do not, you must stand firm. Si Saul kasi threatened na ano, alam niya kasi na si David ang papalit sa kanya. Kaya nung si Saul, naalaman yun, wala na siyang ibang ginusto, kundi mawala sa buhay niya si David. Ang dami pong beses iniligtas ni Lord si David. Ito naman ang sinisiguro ng Diyos sa atin. Kapag may mga taong namamersecute, namumuna kung ano-anong mga bagay ang ginagawa sa iyo, kahit ikaw ay maayos, na nananampalataya sa Diyos, ginagawa mo ang patungkol sa lahat ng gusto ng Diyos, ang rest assured naman, ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Ang daming beses na nangyari ito sa buhay po ni David. Dapat i-assassinate ni Saul si David. Buti na lang may Jonathan. Ang sabi ni Jonathan kay David, "Hoy, kung ikaw ay naririto pa, hanggang umaga, mamamatay ka. Kaya ngayong gabi pa lang, umalis ka na. Magdadala ang Diyos ng Jonathan sa'yo." Hello? Ano bang ginawa? Si David naglilingkod kay Saul. Dahil si Saul po, sinasaniban ng masamang espiritu. Pag sinasaniban ng masamang espiritu, kailangan dumating ang isang tutugtog ng harp. Ting, ting, dong. Pag tumugtog si David, mawawala na po ang karga ni Saul. Si David pala'y J.A.1 din. Pag na-meet natin si David sa langit, tanungin natin, J.A.1 ka ga? Bakit? Ay, nagdi-deliverance ka eh. Nagpapalayas ka ng karga ni Saul. Alam nyo, pinalayas na ang karga ni Saul, ni David, ay sinibat pa eh. Buti na lang, yun, nakailag. Sabi ni David, uy, at hindi siya namatay. Alam mo kapatid, minsan yung mga taong ginagawan mo ng kabutihan, sila pa ang gagayon sa iyo. Tinulungan mo na, pinag-pray mo na, pinalayas mo na ang karga, ay sa bandang huli, ikaw pa rin ang susuwagin eh. Magalak ka kasi may binabubungang bunga sa iyo. May pinalalagong bunga sa iyo, kapatid. Pinadala sa iyo yun ng Diyos para maborn again yun. Paano kaya yun? Ano ba? Ito na. Hindi talaga, threatened talaga si Saul. Nagpadala siya ng kawal sa bahay ni David. Imaginin mo, si David ay manugang niya. Pero anong ginagawa niya? Nagpadala ng kawal. At sabi niya, patayin ninyo si David. Ay nabalitaan ni Mikal, nung asawa. Sabi ni Mikal, malis ka na. Dahil darating ang kawal ng aking ama at papatayin ka. So tumakas si David, ang ginawa ni Mikal, yung kama, nilagyan niya ng manikin at nilagyan niya ng buhok ng kambing at tinakluban ito para kumbaga, nandun pa rin si David. At nakatakas na ang tunay na David. Kapatid, so dito may mga asawa. Tas ang kamay. Lahat na may asawa dito, bless ka. Bless ka dyan. Sige. Ngayon na, magko-couple seminar na po ako. De, joke lang. Alam mo, mahalin mo yung asawa mo. Minsan yung pagpapaalala niya, nakakabingi. Wala akong hugot dito, wala. Narinig ko lang din ito. Minsan nakakarindi ang mga sinasabi niya. Paulit-ulit na lang. Tawa ng tawa yung isa eh, sabi. Nakakabingi yan, pero sa totoo lang, mahal ka niyan. Nagtsatsaga yan sa iyo. Kahit kain ka ng kain ng bawal sa iyo, mahal ka pa rin yan. Lagi kahit ang katwiran mo, may maintenance naman. Mahal ka pa rin yan.
Ang asawa mo ay blessing ni Lord sa'yo. Pwede ba? Sabihin mo sa iyong asawa, kung kasama mo ngayon, blessing ka ni Lord sa akin. Sabi nung isa, blessing ka ni Lord. May galit eh. Kapatid, pinadala yan sa iyo ng Lord para ikaw ay maging kapartner mo at magpaalala sa iyo. Si Mikal hindi perpekto. Ang daming beses na si Mikal ay naging asungot sa buhay ni David. Pero sa pagkakataong iyon, nagagamitin pala siya ng Diyos para iligtas si David. Yung asawa mo, gagamitin niya ni Lord para iligtas ka sa kapahamakan. Yan ang totoong nagmamahal sa iyo. Magaganda ang sinasabi ng pastor, magaganda ang sinasabi ng LG leader, pero yung sinasabi ng asawa mo, bigyan mo din ng konsiderasyon. Kaya sabi mo sa asawa mo uli, mula ngayon, hindi na kita. Kayo nang bahalang magsundo. Ayokong ituloy, kayo nang bahala. Hindi ba natatapos doon? Malapit na po ako magtapos, pero hindi pa natatapos doon. Sabi ni David, sabi pala ni Saul, patayin na naman natin si David. Nasaan yan? Pumunta siya doon kay Samuel. Doon siya nag-board, nag-dorm. At sabi niya doon sa lugar ng Ramah. At sabi ni Saul, sundan ninyo, mga kawal, patayin ninyo si David doon sa lugar ni Samuel. Anong ginawa ni Samuel? Inarugayan si David doon. At nung dumating yung mga kawal ni Saul, nakita na nagpupuri, nagpo-prophesy ang mga propeta kasama si Samuel. Alam niyo yung mga kawal, galit na galit yon. Nung makita si na Samuel, nag-praise and worship na din. Kapatid, yung persecutor mo pwede maging blessing sa'yo. Pangalawang batch pa, nagpadala uli. Kasi na-born again yung ano eh. Yung unang batch eh. Pagdating na naman, nakita na naman nagpupuri sa Diyos. Nakita na naman na nagpo-prophesy. Hala, gayon uli nangyari. Second batch ng worship team dumating. Nagpuri uli. Tatlong beses nangyari. Lahat ganun na nangyari. Kapatid, yung pinapadala ng kaaway sa'yo, akala mo'y para patayin ka, kayang gawin yun ng Diyos na blessing. Salib na ang purpose nila, i-persecute ka, patayin ka, saktan ka, pero kapag ka ikaw ay nakakonekta sa Diyos, nag-grow ka, ang mangyayari sa iyo. Woo! Magiging kaagapay mo pa sila, magiging close friend mo pa sila. May mga nangyayaring ganon. Hindi pa nasiyahan si Saul. Siya na mismo ang sumugod. Walang kwenta ang kawal ko. Ako na ang gagawa. Siya sumugod, galit na galit. Nakita din niya ang propeta. Nagpupuri sa Diyos. Mas matindi si Saul. Lalo siyang nagpuri. Yung babatay sa iyo, nagpuri bigla sa Diyos. Woohoo! Ako excited dito eh. At mas matindi pa ang pagpupuri niya dun sa iba. Bakit? Kesyong siya'y mahubaran, maghubot-hubad, basta magpuri sa Panginoon, hindi niya na inisip niya siya'y hari. Kapatid, yung matinding persecutor mo, hindi mo alam, yan yung mas magiging mas malapit sa Diyos kaysa sa iyo. Baka hindi mo alam, future pastor yan. Future disciple maker yan. Anong kailangan lang gawin? You have to be there. And you have to say, Lord, pinadala mo ang mga taong ito para ako'y mamunga. Iniingatan ng Diyos ang lahat ng mga disciples na namumunga. Sabi mo sa katabi mo, mamunga ka para ingatan ka ni Lord. And last but not the least, you are unoffendable. Nag-grow ka at nalalaman mong ikaw ay nagmamature bilang Kristiyano kapag ikaw ay unoffendable. Parang imposible yata yun, Pastor. Imposibleng maging unoffendable. Nabubuhay tayo sa panahon na bawat sabihin natin, kilos natin, may na-o-offend. Sino dito yung ganun? Tuwing magsasalita siya, na-o-offend ng iba. Pero alam niyo po, offense, o ang pagka-offend, this is not just about the offender and the offended. Ang offense na sinasabi natin, mga kapatid, this is about passing hate from one heart to another.
At ito ang kailangang maputol. Ang gusto ng offense, gusto kong makabawi. Sinaktan niya ako, sasaktan ko din siya. It's all about getting even. Sa bahay na nga lang, ganito oh, makinig kayo mabuti. Sa bahay na nga lang, kapag napagalitan ng tatay si kuya kay babawi sa tatay. Babawi, hindi. Hindi. Kanino siya babawi? Kay ate, yung kasunod. Nagalitan ako ni tatay. Ah, ikaw nang gumanita. Passing hate from one heart to another. Si ate naman, ano ko yun? Nagalit din, may bunso. Utay, oh! Galit din. Passing hate from one heart to another. Ang isang matured Christian, hindi nagpapasa ng galit. Ang ipinapasa mo'y ano? Pag-ibig. Sabihin natin, pag-ibig. Kaya pala minsan, may mga bully. Sa school, may mga bully. Bakit? Hindi mo alam, isang tambak na galit ang tinanggap nila sa bahay. Isang tambak na paninisi, pangungutya at kung ano-ano pa man. Kaya tayo mga magulang na naririto, huwag tayo maglalagay ng galit sa puso ng ating anak. Kung siya kailangan pagalitan dahil sa kanyang masamang ginawa, okay yun. Pero yung ikaw mismo, personal mong issue at ibinubuntun mo sa iyong mga anak, nagkokos iyan ng psychological breakdown sa mga kabataan. Kaya pag sila'y pumunta sa mga school, pumunta sa community, sila'y sakit ng ulo. Bakit? Nagmula sa tahanan ang galit. Kaya tayo mga matured Christian, kailangan maputol sa atin ang galit. Kailangan ang maibahagi natin pag-ibig. Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Sa social media po, meron tinatawag na dark web. Sabihin natin, dark web. At sa dark web na ito, ito yung lugar sa internet na kung saan makikita po natin ang mga extreme na kaisipan nagsasama-sama doon. Kung nabalitaan niyo po yung mga mass shooting sa US, sa New Zealand, sa iba't ibang part ng Europe, di ba? Basta-basta na lamang doon namamaril ng tao. Alam niyo po, sila po ay member ng community. There is a community of mass murderers na nasa dark web. At alam niyo po, ang kanila pong issue, galit sila sa mundo, galit sila sa community nila, galit sila sa bansa nila. And because of that hate, pinapasa nila ito sa ibang tao. Alam niyo, nag-uusap-usap sila doon. May Zoom meeting, may Google Meet, nag-uusap-usap sila at pinag-uusapan nila kung paano ilalabas ang galit nila sa mundo. At ine-encourage nila ang isa't isa, pumatay ka. Sige, susuportahan ka namin, i-cheer ka namin. Dumating sa point, mga kapatid, na yung killer may dalang-dalawang machine gun at naka-Facebook live. Pero nakikita lamang yun ng kanyang community. Kitang-kita sa moske, ito po sa Christ Church nangyari yata, New Zealand. Pinagbababaril po yung mga nasa loob. Para po akong nanonood ng ano, game. At ang nakikita mo sa comments, go, go, go. Chinijir nila. Anong pinag-umpisahan? Na-offend. Pag nag-umbisa ka ng laging na-offend, naiipon yan. Ngayon nga sabi ni Jesus, magalit ka lamang sa iyong kapwa, anong ginagawa mo na? You are a murderer at heart. Pumapatay ka na agad. Kaya sabi mo sa katabi mo, please lang. Iwas na ang galit. Alam nyo, grabe po ang nangyayari sa lugar na yon. Ngayon po, ang gusto natin, we should break the cycle of hate. In our church, in our community, in our province, in our whole country, we are the ones who should be starting to break the cycle of hate. Cycle po yun eh. Ano ibig sabihin? Hindi na po ba ako pwedeng masaktan? Hindi na po ba ako pwedeng umaray? Hindi yon. Ang ibig sabihin lamang na ang iyong sakit na nararamdaman, huwag mong ipapasa sa iba. Make sure na pag may sakit kang nararamdaman, may naka-offend sa iyo, sabihin mo, Lord, ikaw po ang mag-deal sa akin. Lord, ipinapasa ko po ito sa iyo and the Lord will heal you. Kaya nga tayo may inner healing.
Praise God nga, J.A.1, may inner healing and deliverance. Kasi lahat ng may pait sa puso, galit sa puso, pinagagaling ng Diyos. Ang sigaw ng mga na-offend, justisya, unfair. Tapos inaambagan nila kung kailan ka magbabayad. Sa oras na ikay magkamali, didikdik nila yon sa'yo. Diyan na po ang mga isip ng mga may offend, na-offend. Kaya po sabi mo ulit sa iyong katabi, huwag ka nang ma-offend. Ibigay mo kay Lord yan. James chapter 1 verse 19 to 20 says, "My dearest brothers and sisters, take this to heart. Be quick to listen, but slow to speak. And be slow to become angry. For human anger is never a legitimate tool to promote God's righteous purpose." Minsan nababaligtad natin, be quick or be slow to listen and quick to become angry. Dapat pala, slow to anger and quick to listen. Isipin lang po natin, si Lord, ilang beses natin na-offend, pero tayo, minamahal pa rin. Ilang beses mong sinaktan si Lord, araw-araw sinasaktan natin si Jesus, pero still, hindi siya nag-harbor ng hate towards us. Still, minamahal ka pa rin. Hello? Palakpakan natin ang ating Diyos na magmahal. At last verse po natin, Matthew chapter 5, verse 44, sabi dito, "However, I say to you, love your enemy, bless the one who curses you." Ito ang pagpapakita, may growth ka. "Do something wonderful for the one who hates you and respond to the very ones who persecute you." By what? Praying for them. Biblical yun. 46. "What reward do you deserve if you only love the lovable? Don't even the tax collectors do that? How are you any different from others if you limit your kindness only to your friends?" Don't even the ungodly do that. Ano ibig sabihin? Kapatid, kung kaya mong mahalin ang kamahal-mahal, eh walang issue doon. Pero ang challenge ng Diyos sa mga may growth, sa mga mature disciples, kahit enemy, kahit persecutor, kahit sa ulmo, pinagpe-pray mo na i-bless siya ng Diyos. Hindi mo siya pinagpe-pray na mamatay, pinagpe-pray mo siyang pagpalain siya ng Diyos at makakilala siya sa Diyos. Yun ang tunay na matured. Lahat tayo, may heart of David dito. Lahat tayo, pinili ng Diyos. Lahat tayo, worshiper ni Lord. Ang gusto lang niya, do not be offended always. Hindi ka na balat sibuyas. Hindi na pag may nasabing kaunting mali sa iyo, nagagalit ka. Ang tunay na mature disciple, nagpapaturo. Sabi mo sa katabi mo, be teachable. Ang tunay na matured Christian, sinasabi niya, inaamin ko kayo mali. Babaguhin ko yan. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Jesus is here. Amen? Ang challenge po sa atin ng ating Diyos ngayon, masaya tayo pag may pagpapala. Masaya tayo pag may pabor. Pero ang challenge sa atin ng Diyos ngayon, be uncomfortable. Because in your uncomfortability, in your uneasiness, there is growth. Huwag na tayo ma-offend. Manatili tayo namumunga. Let us always show love to one another. Because ito, ang pangako ng Diyos sa atin. Kapag ikaw, nakakonekta ka sa source, sigurado, lalago ka. Sigurado, hindi lamang spiritual life mo, kasunod na nun ang physical, kasunod na nun ang emotional, kasunod na nun ang financial, kasunod na nun ang material. Lahat ng hinihiling mo sa Diyos, hindi mo pa binabanggit, nadating na sa'yo, kasi connected ka sa source ng kalakasan. Yun ay ang salita ng Diyos. Kaya kung may pangako ka ng Diyos ngayon na pinangahawakan mo, panghawakan mo lang yan habang inaawit natin ang awiting ito. Ako lumalapit.
Come on, gawin mo itong prayer mo with the Lord. Kausapin mo siya. Come on, kamahiya. Let this be your declaration. Come on. You have the keys to the kingdom. Let this be one key that you open to God. Ikaw lamang at ang Diyos. Sabihin mo ito. Ako'y lumalaki. Yes, Lord. Strengthen us, Lord. Right now, salamat sa kalakasang ibinigay mo. Lord, truly, nakita namin at naranasan ang pagbibigay mo at pagsusupply ng kalakasan ngayong oras na ito. And right now, hindi kami nag-iipon ng sakit o ng galit sa puso namin.
Lord, ngayon kami nagpapatawad. Sige, patawarin mo yung taong nakasakit sa'yo. O meron ka mang naaalala ngayon, o kung meron ka mang dinadaanan ngayon na valley, kung saan sina-challenge ang iyong bunga, kapatid, ang susi, magpatawad. Forgive. Yes, Lord, pinalalaya namin ang aming sarili ngayong oras na ito. We release forgiveness sa mga taong nakasakit sa aming puso. And right now, O God, ang wine-welcome namin ay ang malayang pagkilos mo sa buhay namin. Mula ngayon, O Diyos, kami nakatanim malapit sa ilog. At ngayon, O Diyos, kami kumukonekta sa source ng tubig na kailanman hindi kami matutuyo. Lord, right now, I am declaring sa bawat JA1 people na naririto na humugot ng lakas sa iyo ngayon, na humugot ng pagtuturo sa iyo ngayon, na humingi ng tulong sa iyo ngayon, I am declaring, O God, let there be a supernatural move sa kanilang buhay because they act in faith. Lord, kikilos ka ayon sa aming pananampalataya. Lord, salamat ng marami sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming buhay. At mula ngayong araw na ito, we will be better versions of ourselves. Hindi na kami yung dati nung kami pumasok, lalabas kami, bagong nilalang. Inayos ang puso, pinalakas ng Diyos, pinagpala ng Diyos, at binigyan ng Diyos ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen yun, Panginoon. Tinatanggap namin iyon. Sealed everything by your blood. This we all declare in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen and Amen. God bless you all. Pagpalain tayo ni Lord. Praise God. Thank you, Lord. So alam po namin, natin ngayong umaga, kung sa tingin mo sa sarili mo, nag-grow ka spiritually. Amen po ba? Kasi pag alam mo itong ating gawain ito, nagbibigay ka ng may katapatan sa Lord. Ito po'y isang way at isang patunay na tayo po ay nag-grow spiritually. So sa atin pong gagawin pagbibigay ng may katapatan sa Lord, huwag kang makikinig sa bulong ng iba, sa bulong ng sanlibutan. Ang pakinggan mo ang salita ng Diyos. Napakadami mula po sa Genesis hanggang Revelation, sobrang daming pangako ng Lord at sobrang daming blessing ni Lord. So pakinggan po natin lahat ng bulong ng Lord. Huwag po ang desisyon ng iba. Yung desisyon ng Lord na nilagay sa puso ng bawat isa. Okay, let's pray. Lord, maraming pong salamat sa napakagandang araw na ito na ibinigay niyo po sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat din Panginoon sa buhay ni Rev. Gio na kung saan, O Diyos, ginamit mo para ipaliwanag sa bawat isa sa amin na dapat kami mag-grow spiritually. At sa gagawin po namin Panginoon pagbibigay ng may katapatan sa iyo, ngayon itetest mo po kami kung kami nag-grow. Maraming pong salamat at hayaan niyo po, O Diyos, ang lahat ng malilikom na salapi ngayon, ito'y magamit lamang para sa iyong kapurihan, para sa iyong ministeryo dito sa lupa. At ang pangako mo naman, Lord, nakatanim kami, rooted kami ng salita mo, nakatanim kami sa riverbank. Wow, Lord! Datamahin namin at tatanggapin namin ang overflowing blessing sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Marami pong salamat. Receive our worship and thanksgiving. In Jesus' name, Amen. Thank you.
Palakpakan po natin si Lord. Yan po ang ating music video po, live music video ng ating pong song na Tapat Ka Ngang Tunay. Let's pray. Lord, salamat po sa lahat ng mga tithes, offering, seed, pledge na naririto, Panginoon Diyos. I pray that there be a miracle of multiplication.
magamit ito sa iyong ikaluluwalhati at haya mo, Panginoon, ito lamang, O Diyos, ay maging kagamit-gamit para marami pang maabot para sa iyo. Lord, I declare, let there be blessings, let there be favor sa lahat ng mga nagkaloob, walang maghihirap na taga-JA1, magiging multi-millionaires lahat. In Jesus' name. We thank you so much. This we all declare sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dako po tayo sa ating Holy Communion. Panalangin po natin ang mga elementong ating gagamitin. Lord, sa lahat po ng aming mga ipapartake na ito, the tinapay and the juice that we're going to partake, Lord, pakabanalin mo, i-cleanse mo, i-anoint mo. Let this be a gesture of our partaking, Lord, ng iyong katawan at ng iyong dugo. Ma-receive namin ang benefits nito. Mapapurihan ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Walang po tayo ng digigisa, sabay-sabay po nating ipapartake. Receive from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." And in the same way, after supper,
He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Sabihin natin, "Salamat Panginoon, dahil sa iyong katawan, ako ay gumaling. At dahil sa iyong dugo, ako'y nalinis at naligtas. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus." Sabay-sabay po natin kainin at inumin. Praise the Lord. Darako po tayo sa ating victory proclamation. Huwag po natin kakalimutan, patuloy po tayo magkaloob para po sa ating church building. Malapit na pong matapos, layo po yung maging kabahagi. Let's come and build the temple. Sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise God! Isa na namang napakalaking pagpapala ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sabihin mo sa iyong katabi nga, ikaw ay lalago. Mayabong na mayabong. Hindi mayabang. Mayabong na mayabong. Sa mata sa mata, pag may kausap, ay sabihin, mata sa mata, sabihin mo, ikay mamumunga. Laksa-laksa. Laksa-laksa. Mamumunga ka. Amen? Amen? Woo! At dahil sa ginawang pagtuturo ng Panginoon, karapat dapat na pasalamatan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Amen. Lahat ng may kamay, tumaas. Lahat ng may paa, lumundag. Ayan, lahat po tayo. Meron ano?
So sabay-sabay tayo sa awiting ito. Okay, let's start with the verse. Kung aking pagmasdan ang kalawakan lahat, di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako. Salamat, sister or brother. Come on. Salamat, sister, sapagkat ikaw ay katulong ko sa aking paglago. Hindi kita katitisuran. Ikaw ay magiging pagpapala sa akin at sa maraming tao. I declare it. I seal it. In Jesus' name! In Jesus' name! Palakpakan natin si Jesus. At
sa lahat ng nanonood online, you are all blessed by God and you will grow spiritually in the knowledge of our God. Bigay nating lahat ang papuri sa ating Panginoon, magbibigay pa sa salamat sa ating Diyos na buhay. With all of our hearts, we thank you, God. With all our might, we thank you, Jesus. Hallelujah. Magbibigay pa sa iyo. Magbibigay pa sa salamat tanging sa iyo, Ama. Magbibigay pa sa salamat sa iyong mga gawa. Thank you, Jesus. Halika't Panginoon ng buhay ko. Sinasamba kita. Sinasamba kita. Wala nang tulad mo. Wala nang tulad mo. Langit at lupa, Ama. Langit at lupa. Sa'yo, Panginoon. Receive all the praises and all the glory, God. Samahan mo kami sa aming buhay spiritual, Panginoon. Bless all these people, God. Be with us, Lord. Be with us. And bless Rev. Gio, Panginoon, for his life. Sa ating Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, God. Patuloy po kaming lalago. Patuloy po kaming lalago, Panginoon, sa iyo. Sa iyong biyaya, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Salamat po sa napaka-biyayang salita, Panginoon, na natanggap namin, O God. Tunay, Panginoon, ito ibabaunin namin, O God, sa maghapon, O God, sa isang linggong daraan, Panginoon. Mayroong kaming tagumpay sapagkat, Lord, natanggap namin ng buong buo ang mensahe mo sa umagang ito. Panginoon, ikaw ang papupurihan ng aming buhay. Lord, sa iyo po ang aming pagsamba, Panginoon. Lord, sa iyo po ang aming pagmamahal. Panginoon, salamat po. Lord, pagpalain mo pong lubos ang aming Reverend, Panginoon, Reverend Gio, Panginoon, at ang buong sambayan niya. Lord God, salamat sa patuloy mong provision sa kanila, Panginoon. Lord, hindi mo sila pagkukulangin, O God. Kung papaano sinusugo mo siya, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang mabiyayang Diyos na patuloy nagbibigay sa kanila. Lord, tatanggapin namin, tinanggap namin ang karunungan sa umagang ito, O God, sa amin pong buhay, sa aming paglago. Ikaw, Panginoon, ang mapapurihan. You are so grateful, O Father God. We are so grateful, Father God, sa iyong pagmamahal. Ama, tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba, ang aming pabahal sa iyo, Panginoon, O Lord God. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Pagpunatin natin mga kamay. Ang wala hanggang pag-ibig ng Ama, nangahabol at walang ubos na pagpapala ni Jesus Christ. At ang walang sawang paikipisan ng Holy Spirit, sumating lahat ngayon bukas at magpakailanman.
lahat po ng mga nakatanim sa riverbank, lahat ng namumunga in every season, at lahat ng mga hindi natutuyo, at mga matatagumpay na anak ng Diyos, ay magsabi na, Amen. Amen. God bless you all. Enjoy the day and enjoy the whole week. Kita-kita po ulit tayo next Sunday. Pastors, please stay and we will pray po para sa ating mga...